So, kung kayo po ay magpipita sa barko, hindi nyo kailangan na magaling kayo mag-welding. Hindi nyo kailangan magaling sa lead machine. Hindi nyo rin po kailangan magaling sa pipings po. At hindi nyo rin po kailangan magaling sa structural repair po. So, kailangan lang po marunong po kayo sa mga ganyang trabaho po. Lead machine, welding, at pipings, saka po structural repair po. So, mayroong mga pita na magagaling sa mga ganyang trabaho. Kasi nga po, galing silang pipeater, galing welder, galing structural Peter at marami po pong iba kung galing kusan man po sila galing sa kanilang experience kaya sila nakasakay sa barko po. So again po, hindi po natin kailangan maging magaling sa ganyan trabaho. Kailangan marunong po kayo. So dito po sa barko kailangan ng diskarte tsaka po pakikisama sa barko po. Hello guys! Good morning! So sa mga pipeater, welder, structural peater at saka po sa mga fabricator. So if ever na sasakay kayo ng barko, mayroong akong tips na ibibigay sa inyo. Panoorin itong video na to. So if ever na sasakay na kayo ng barko, if ever na meron kayong 3-4 or 3-5, so, requirements po yan, 3-4 at 3-5, if ever nasakay kayo ng peater or engine peater po. So, merong mga company na hindi na kailangan ng 3-4, yung tatawag na repairman daw, na babalitaan ko lang na hindi ko lang sure kung anong department siya mapapasali if ever na ang position yung repairman sa barko po. So, ang akin po sigurado ay yung engine peater at deck peater po. So, may tatlong peter tayo dito sa barko. Isang engine peter, tsaka deck peter, tsaka peter. Yung peter po, all around siya. Pwede siya sa deck, pwede siya sa engine. So, if ever na engine peter ka, sa makina ka lang po. Pero ako, engine peter position ko dito, engine at deck. Kaso, hindi naman na masyadong matrabaho sa deck. So, dito ako sa engine. So, if ever na position nyo sa kontrata is peter, I'm sure, solo kayo. So, solo kayo sa barko. So gagawa kayo ng sa deck at saka sa engine. So dalawang department kayo magtatrabaho po. So if ever na sasakay na kayo at meron na kayong mga dokumento sa pagsakay sa barko, huwag kayong matatakot sumakay basta't may baong kayong experience. Yung experience yung mga kaalaman nyo na natutunan sa kung kayo man ay structural peater or welder. So basta't madiskarte lang po kayo, pwede na kayo magbarko po. Discard lang kailangan natin dyan. So kailangan malang kayo magpalit ng tubo, if ever na welder lang kayo, kailangan matutunan yung magpalit ng tubo or magpalit ng mga plates na mga sira. Kung ever na sa deck kayo makapunta, kailangan marunong kayo magpalit ng mga brackets saka mga steel plates po. So or kailangan marunong din kayo magpalit ng mga pipings. Kasi nga po sa barko, si water pipe, madaling mabulok. Kailangan magpapalit kayo ng tubo. Yun lang po ang kailangan natin. Yung mga maintenance work naman, ng mga engineering works. So matututunan nyo na sa barko yan. Hindi naman kayo pababayaan ng inyong mga official sa barko, mga engineer. Tuturuan naman kayo, if ever na kayo babaklas ng kung ano-ano man dito sa makina, mga machineries po. Hindi nyo po gagawin solo yan. Ang gagawin nyo lang solo dito, if ever na welding job or mga structural repair or pipings, solo nyo gagawin yan. So, discardin nyo ang gagawin nyo dyan. So, if ever na sa mga engineering nga, wala kayong problema dyan, tuturuan po kayo. So, yun lang po yung mga tips natin na if ever na kompleto na yung dokumento nyo sa pagbabarko. At kayo sasakay na po. So, if ever na wala kayong sea service, mas better mag-apply po kayo sa Inter-Island. Inter-Island vessel, mga 1 year, pwede na yan. Laban na yan sa mga agency. Kung may Inter-Island kayo 1 year, laban na yan. Masasakayan nyo na sa international yan. If ever na may 1 year kayong peter on board sa Inter-Island po. At saka makakuha na kayo ng 3-4 po. If ever naman kayo takot at kinakabahan kayo mag-peter sa barko at meron naman kayong 3-4, mag-wiper muna kayo. Wiper.
wiper sa barko po, if ever na ma-promote kayo ng Peter doon, sipagan nyo lang, lalo na kung may kasama kayong Peter, digitan nyo yung Peter nyo para ma-promote kayo as Peter. So mag-wiper muna kayo if ever na kinakabahan kayong mag-Peter sa barko po. So yun lamang po, maraming salamat sa panonood ng video nito. Si Richard Landa po ito, negosyante Marino. Bye-bye!